Kumusta na po mga kapatid? Parang nasa ibang phase na tayo ngayon ng ating quarantine. Pero may quarantine pa rin at hindi naman nagbabago. At tandaan natin ha, kahit na magbago ang mga policies ng gobyerno, ang policies ng lockdown or quarantine, hindi pa rin nagbabago yung mga sakit sa paligid natin, nandiyan pa rin sila. So patuloy pa rin tayo mag-ingat, huwag magpapabaya. Hindi ko mo pinayagan kang tumalon, tatalon ka na. Hindi ko mo pinayagan ka na lumabas, maglalabas ka na nga. Kailangan ang patuloy na pag-iingat. Ano bang nagagawa ng pananampalataya? Sinabi ni Jesus, faith can move mountains. Paano kung little faith? Kung maliit lang yung faith, ano kaya maimumove nun? Matthew 17:14. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod dito sa harap niya at nagsabi, "Well, look, tumigil muna tayo ng pagbabasa, pansinin natin na ginawa niya. Lumuhod. Does it mean meron siyang faith? Well, at the outset and at the beginning, sa surface, mukhang meron. So let's assume na meron." Matthew 17:15. "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. So ang hinihingi niya, awa para sa kanyang anak." At diba, ganito naman mga parents, they are the primary solicitor for mercy and of mercy para sa kanilang mga anak. Talagang sila ang laging lumalapit, nagsusumamo, lumalakad para sa anak. So ganito rin itong magulang na ito sa ating kwento. "Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling." So ito pa lang, may pananalig talaga itong tatay na to kasi dinala niya yung epileptic niyang anak sa mga disciples ni Jesus. Kaya lang, no success, hindi napagaling. The disciples could not heal the patient. Disciples na yun ha, pero hindi nila napagaling ang bata. So, nung tatay pa lamang ang nagmi-minister sa batang ito, the father, no healing. Now, the father plus the disciples, nagtulungan na sila, no healing pa rin. Now, the father plus Jesus, we expect healing ang mangyayari. At kung si Jesus alone lang yan, healing pa rin yun. This is a very interesting twist in the ministry of Jesus. His disciples failed to deliver. The disciples could not heal the patient because of, ano mga pwede natin pagpilian, the father's unbelief, the father's kulang belief, or the disciples' unbelief and kulang belief, o pinagsamang unbelief at kulang na belief nung tatay at ng mga disciples. Sa pagpapatuloy, sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama niyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" Ito ang sentiment ni Jesus sa lahing Israelita. Yung mga nagsasabi niya na paborito ni Jesus sa mga Israelites, mag-isip-isip kayo. Lagi ang napupuri niya mga Gentiles at laging napagsasabi niya ng ganito, yung mga matitigas ang ulo, self-righteous, judgmental, and mga ethnocentric na mga Israelites. So sabi ni Jesus finally, "Dalhin rito ang bata." Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. So may demonyo pala na nagsasanhi, na nagdadala nitong kasakitan na ito. At sabi ni James 1:6-7, "Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong ganyan." So nakita natin na si James nagsasabi na kung hihingi ka, dapat may kasamang pananampalataya. Huwag kang magduda. Huwag kang magdadalawang loob. Hindi hati ang loob. Kasi wala mangyayari. Kaya mahalaga ang kasama mo, nananalig din para yung pananalig mo lalong tumibay at hindi mapahina ng panglulumo ng iyong kapwa. Hebrews 11:6, "And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists
and that He rewards those who earnestly seek Him. So, laging pananalig, pananampalataya, walang pag-aalinlangan, ito ang tumatalab. Ito ang kailangan pinagmumula ng ating mga panalangin. Ano ang mga matututunan natin sa mga iksing kwentong ito? Jesus teaches people to believe in their faith, in the power of their own faith. Huwag kang umasa na umasa sa iba. Kailangan yung pananalig mo ay pinaniniwalaan mo na yung paniniwala mo totoo at malakas para ito may ma-accomplish. Matthew 17:21, "Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed," sabi ni Jesus, "you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Munting faith lang, malaki ang magagawa. So, pakinggan natin, i-develop natin, kasi ito ang very underdeveloped area of our spirituality, yung faith. Jesus teaches people that it is their faith that heals them. Jesus teaches people that it is their faith that heals the people they intercede for. So, hindi faith ng iba ang aasahan mo. Faith mo ang kumikilos. So, kailangan yun ang matutunan natin na pakilusin, pananalig na makapangyarihan. Yung babaeng dinudugo nung humawak sa damit ni Jesus at gumaling, Matthew 9:22, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon din gumaling ang babae. Hindi sinabi ni Jesus, "Pinagaling kita." Kundi, "Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Bakit hindi ganon? Kasi kung si Jesus ang nagpapagaling, eh sa lagay, kasalanan niya pag may hindi gumaling, kasi siya pala yung nagpapagaling eh. Eh sa lagay, pananagutan niya pag hindi lahat gumaling, kasi siya pala yung nagpapagaling. Ano, pinipili niya ang papagalingin? Meron ba siyang itinatangi? Kaya sabi niya, "Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At kung bibigyan natin ng imagined extension yung storya, sasabihin ng babae, "Eh, hindi po ba kayong makapangyarihan? Sa inyo nga ako humawa, kaya ako gumaling. Therefore, kayo pong nagpagaling sa akin." Isasabihin ni Jesus, "Eh, di ba ang dami-dami nga humahawak sa akin dito? Ba't di sila gumagaling? So, kung ako ang nagpapagaling, di dapat lahat ng humawak dyan. Gumaling na. Pero ba't ikaw lang? Kasi ikaw lang yung may pananampalataya. Ako, yes, nagpapagaling sa may pananampalataya. Pero kailangan yung pananampalataya mo ang umandar para ka gumaling. Hindi yung kapangyarihan ko. Kasi yung kapangyarihan ko laging nandyan. Pero kung wala kang pananampalataya, hindi yun tatalab sa'yo." So sabi ni Jesus, "Your faith, not my power, healed you." Of course, it is His power, but the faith that is plugged into that power that heals, not the power without being plugged into. So mahalaga maintindihan natin yon. Hindi sapat na makapangyarihan si Jesus. Kung gugustuhin niya talaga, pero no, God's will is that yung kapangyarihan niya magiging available sa nananalig. Kaya yung pananalig mo ang magpapagaling, hindi yung faith, hindi yung kapangyarihan. Kasi yung kapangyarihan laging nandun, constant yon. Pero yung variable, yung factor, yung faith mo. Luke 18:42, sabi niya sa blind man, at sinabi ni Jesus, "Makakita ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Again, pananampalataya ng bulag. Luke 17:19, doon sa leper, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka, tumuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." So you see, parang ganito yan eh, nandyan yung araw, maliwanag siya, nandyan siya, sumisikat. Pero yun lang pupunta sa arawan, ang tatamaan ng vitamin D. Kung nasa lilim ka, hindi ka tatamaan nun. Ganon din yung power ng Diyos, laging nandun. Pero yung may pananalig ang tatamaan, tatablan. So ang dapat i-develop, have faith. At kung wala o kulang, ask for the gift of faith. Kasi gift din yan. Luke 17:5, the apostles said to the Lord, "Increase our faith." So, pwede palang humingi. So, yan dapat ang pinaghihingi mo, hindi yung kotse, hindi yung damit, hindi yung kung ano-ano, although hindi naman masamang hingin yun. Pero unahin mo muna faith. Gano'ng karami sa atin ang humihingi ng, "Lord, dagdagan niyo po ang aking faith." Ang madalas hingin, "Dagdagan niyo po ang aking pera.
Dagdagan niyo po ang aking saya, ang aking pleasure. Pero yung faith ang susi na nagbubukas ng kapangyarihan ng langit. Kaya dapat yun ang marami tayo, yun ay develop. Have faith, ask for the gift of faith, develop personal faith. Now, meron tayong tip. If faith is little or weak, at yan nga ang title ng ating pag-aaral, get temporary help from people of great faith. Halimbawa, alam mo mahina ang pananalig mo. O ngayon, dahil sa mga nangyari, dahil sa mga naranasan, dahil sa ganito at ganyan, humina ang iyong pananalig. Humingi ka muna ng temporary help, ng emergency help sa mga taong matibay, matatag, malakas ang pananalig. Do what the father of the epileptic in our story did. He sought help from the disciples, and when it didn't work, kasi little din yata yung faith nila, sabi nga ni Jesus, yes, little yung faith, he sought help from Jesus directly. So pwede na tayong maghanap ng mga tao of great faith na pwede nating lapitan para tayo panalangin, para manalangin, para sa atin. Pero huwag natin gawing habit na laging nagpapadasal. Yun ay for temporary weaknesses lang natin na mahina yung faith natin, hindi tayo makafocus, magpatulong tayo. Pero ang dapat natin i-develop in the long run, yung sarili nating prayer life, sarili nating powerful prayer life. James 5:14-15. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Sa James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So kung hindi ka righteous ngayon, hindi ka powerfully believing, humingi ka muna ng ayuda doon sa very, very, very strong ang faith, doon sa talagang in love with the Lord at this moment, ang ganda-ganda ng relationship niya with the Lord, kasi the prayer of this person is powerful and effective. Persons of faith, mahalaga ang inyong prayer ministry. Kaya kuminsan, ano? Dahil kuminsan naman, up and down yung ating faith na yan, malakas ngayon, mahina bukas, sa mga panahon na alam nyo, ang lakas-lakas na inyong pananalig, ang lakas-lakas ng inyong espiritu. Naku, mag-pray kayo na mag-pray ng mag-pray para sa maraming tao, maraming bagay, because the prayer of a righteous person is powerful and effective. At tandaan nyo lang, ang ibig sabihin ng righteous sa New Testament, mabuti, mabait sa kapwa. Hindi yung nag-o-observe ng mga religious rituals at mga religious observances lamang, kundi mabuti ang kalooban at mabait sa kapwa. All in all, isa lang ang overriding lesson. Develop your personal faith. Because faith moves mountains. Ano man ang mountain dyan na gusto nyo i-move, ang unahin nyo muna, strengthen your faith, develop your spirituality. God bless us all.